Okay guys, mas gusto daw ni Papang maglakad. Kasi 900 meters lang. It's a 13-minute walk from our hotel. Yan lang yung hotel natin guys, sa Smile Hotel. Ang lapit lang natin sa Peace Memorial Park, diba? Yan din ang isa sa mga kinonsider ko guys in booking a hotel dito sa Hiroshima. Kasi ang itinerary naman talaga natin dito is more on the Peace Memorial Park tapos Miyajima Island, diba? So, sabi ko, dito lang tayo kumuha ng hotel. Ang lapit pa ng donkey. So, tara, lakanin natin, guys. Ayan ang Hiroshima, ang ganda. Kami nang maingay dito, guys. Everyone's tahimik. Everyone is chill dito. Napaka-chill. Ang layo-layo niya sa, ano, no, Dotonbori. Ito yung nilalakad natin, guys. The shortcut. Guys, ang lamig dito. Sana pala nilabas ko na yung coat ko. Kasi yung Peace Memorial Park, para siyang island. So, dito pa lang ang lamig na. Hindi na kaya ng suot ko, guys. Although makapal naman tong GU. Pero syempre, mas gusto ko yung coat na GU. Ayan na guys, parang natatanaw ko na yung pupuntahan natin. Ayun, sa dulo. Ito, ang cute ng mga ganitong parking, guys, oh. Diba? Tapos yun na siya sa taas. Galing, no? Amazing. O, yun ang nilalakad natin. It's a very chill area. Guys, itong dinadaanan natin, para siyang shopping street. Kasi ang daming mga boutiques, eh. Left and right, ayan, oh. Japan-made. Ganda, oh. Pero parang mga high-end, oh. Diba? Parang nakaka-intimidate pumasok. Ayan, oh. No? Guys, ayan, naglalakad pa rin tayo. Kalamig naman dito, eh. Ayan, dito tayo sa araw. Yun. Sarap. Panasonic, oh. Guys, ito pala yung tram dito sa Hiroshima. Cute, diba? Imaginin mo, may tram pala sa Japan. Tatawid tayo dito. Guys, this is not your ordinary parking. Because it's a grand parking. Isang malaking parking lot. Guys, kung namimiss nyo na mag-Starbucks, meron dito. Ay, NHK, guys. Oh. Sa TV ko lang yun napapanood, diba? Yan, ang ganda dito, oh. Yun yung tram! Guys, tignan nyo ang ganda ng puno. Wow! Kulay ubas. Ubas na green. Ayan, oh. Ayan, napatawid na tayo, guys, sa Peace Memorial Park dito sa Hiroshima. Ang ganda, oh. Wow! The origin of the design of handrail. Ah, ito pala ang tinatawag na The Peace Bridge. Chosen in a public naming contest. Peace Boulevard. A person with Japanese and American ancestry experiencing the turbulence of World War II. This is the Peace Bridge. Ayan na guys, Peace Memorial Park na tayo. Ayan yung papunta sa Peace Memorial Museum. Cenotaph for the atomic bomb victims, a bomb dome, Hijiyama Park. Sige, punta natin yung Memorial Museum, tsaka yung Cenotaph, tapos yung a bomb dome. Peace Memorial Park, guys, was established to comfort the souls of the victims of the atomic bombing and to pray for everlasting world peace. Having decided to develop a commemorative park as a peace memorial facility in accordance with the Hiroshima Peace Memorial City Construction Law of 1949, the city selected a design by the Kenzo Tange Group from 145 proposals submitted in a design competition. Okay. Hiroshima Peace Memorial Museum. Construction began in February 1951. Ah, ito pala yun yung sa ano nga? Sa World War II, yung sa Japanese ano, di ba? Sige, diretso tayo guys. Ayan na, humahangin na naman. Ang lumig. Guys, ayan na, nandito na tayo. Parang may mga nag-field trip dito. So I guess this is the museum. Kasi ayan yung mga students.
nag-field trip. Ay, yung kanina sa bus. Ay, sila ba yun? Sa train station? Ay, oo nga guys. Hiroshima Peace Memorial Museum. Oh, we should go in here. Sige, dito muna tayo. Ang ganda dito guys, oh. Nagkulay na yung mga autumn leaves. Ayan, oh. Dami natin kasabay na nag-field trip, guys. Ang ganda! Bili tayo ng ticket, guys. Yan pala, guys. 200 yung entrance. Tapos, audio guide is 400 yen. Sige, kuha tayo. Kuha tayo audio guide, guys. Ayan, guys. English siya. Kung kay Papang Pilipino daw gusto niya. Ayan, Filipino. Ayan, guys. Nag-avail tayo ng audio guide. 400 yen. Si Papang din. Pilipino yung sa kanya. Sa akin, English. Ayan. Ito pala ang Hiroshima before the bombing, oh. Yan guys, di-discuss na August 6, 1945 pala nag-bombing. Grabe guys, one pa lang, kinikilabutan na ako. Wow. Grabe. Ayan na guys, nakalabas na kami ng Papang. Mamaya na ang story time pagbaba natin. Ang ganda dito. Aircon siya kahit naman lumig sa labas. Sige, baba na muna tayo. Ito na yung ating audio guide. Ayan, di pa pala tapos guys. May second part pa dito. Ituloy natin. Ayan. Nakalagay naman yung number eh. Ayan o. Tapos pipindutin mo siya sa audio guide. Ito guys, A-bomb doon. Scale 1 over 100. Ayun na guys, Hiroshima history. Last na yata to. Pababa na eh. Ayan o. Pero may mga audio guide pa rin dito. So, din na natin yung audio guide guys. So, yung earphones dito. Kasabit siya dito. Ayan. Tapos dito yung audio guide. And alcohol. Ayan, so tapos na tayo guys sa museum, no? And it's currently 1:45. Nagla-lounge muna kami ni Papang. Kape muna. Tapos, this is 4,500 yen. Si Papang lemon squash yun sa kanya from vending machine. Alam nyo guys, sobrang highly recommended na pasukin nyo yung museum. Kasi, malalaman mo yung pinagdaanan ng Hiroshima. Na sobra pala talaga yung pinagdaanan nila dahil sa atomic bombing. Ang ganda nung may audio guide na bawat station, malalaman mo kung ano yung history, ganun. From start to end of the atomic bombing dito sa Hiroshima, pinakita nila from the planning pa lang nung US na bubombahin ito, kung paano sila namili ng mga places na bubombahin. May mga candidates pala yung US guys. Candidate yung Kyoto, Nagasaki. Tapos, ang pinaka-napili nila at the end is yung Hiroshima. Tapos yun, hanggang sa dinrap nila yung bomb dito, pinakita doon yung mga nangyari sa mga tao. May mga pieces doon na nung time pa nung bombing, eh, hanggang ngayon, na-preserve nila. Tapos, yung mga kwento ng mga tao na hanggang ngayon na nabubuhay pa, na na-witness yung bombing na nangyari dito sa Hiroshima. Diba meron akong pinakita kanina, si Sadako. Yung pala yung story niya guys, no? Na parang nagkaroon siya ng cancer, leukemia, na pinaniniwalaan na naging effect nung radiation or nung atomic bombing dito. Tapos parang simula nun, nagkaroon na ng mga movements yung country or yung Japan para tulungan yung mga naapektuhan ng atomic bombing. Parang ganun. Naalala ko, it is somehow similar to the story nung Agent Orange ng Vietnam. Kasi yung Vietnam, parang ganun din eh, na nagkaroon sila ng mga impairment, nagkaroon ng effect sa katawan yung chemicals, na namana sa genes, na hanggang sa mga kanununuan ng mga naapektuhan eh, namana. Ganun. So, ayun, medyo mabigat yung ano sa loob. Kasi nga, ano eh, history nung pagbubomba ng Hiroshima eh. Pero guys, mabigat man siya, I highly recommend na if you're here, pasukin niyo yung museum. Kasi iba talaga yung feeling na malalaman mo kung ano yung nangyari sa kanila.
Yan si Papang. Ano masasabi mo sa ano, museum? Well, yung history naman ng Hiroshima, matagal ko nang alam yun. Kaya lang, iba rin yung makikita mo yun. Tsaka mapapakinggan mo yung kwento dahil may audio kami. Pero matagal nang ano yan. High school pa lang kami, alam na namin yung tungkol dyan. So siguro yung mga Japanese, yung mga kabataan nila, yun talagang pinupursige na matuto, mahalaman nila kung what is Hiroshima. Kasi siyempre, pag pinanganak ka ng 60s, 70s, hanggang ngayon, di mo alam yun. Pero kasama na sa history namin ng araw yun eh. Hello, babe! Uy! Hi, babe! Alis na kayo, babe? Pa-passport ikaw, babe? Uy! Anong laruan mo, crab? Uy! Hello! Busy? Busy, hindi pansin si Tito, ah. Oh, Diyos. Busy. Tapos na tayo magkape-kape, guys. Papunta na tayo dun sa may ano. Ano ba tawag dun? ABAM something sa Hypo Center. Doon tayo papunta. Ang ganda ng puno, guys. O, oh. Oh, diba? Ang ganda na dito, guys. Oh. Dami nagpi-field trip, guys. Yan yung mga kasabay natin sa taas. O, oh. Mga bagets. It's their field trip day. Guys, ang ganda ng dahon, no? Kulay green na ubas. Ganda! Sarap talaga dito ng autumn. Sige, lakad-lakad lang tayo sa park. Ang daming tao dito. Mga students. Ito, tignan natin anong meron dito. Para tayo nasa Luneta Park, guys. Ay, nag-aano sila ng mga flowers dito. Ayan na, papunta na tayo doon, guys. Ang ganda ng landscaping dito. Wow. Ang ganda. Ayan o. Hawakan natin. Ganda. May apoy doon sa gitna o. Ayan guys, malapit na tayo. Ang tawag pala dyan ay Atomic Bomb Dome or A-Bomb Dome. And dito daw yung Hypo Center ng bomba. Grabe no, ang bigat ng history ng Hiroshima. Sinong nilalakad natin, guys? Ang ganda. Ang ganda dito sa Hiroshima. Guys, ang ganda oh. Autumn leaves, wow. Amazing oh. Ayun pa oh, may kulay ubas pa dun oh. Ganda no? Ang ganda dito, guys. Sobrang chill. Ayan siya. Is that the symbol of peace? Ayan na si Papang. Guys, ang ganda ng kulay dito. O, diba? Very, very nice. Ang ganda dito. Grabe. So, ito, guys, yung ABAM Dome. Hiroshima Prefectural Industrial Promotion Hall pala siya. And approximately 160 meters from the Hypo Center of the Atomic Bomb. Tapos ito na siya ngayon. Ito na nilalakad natin, guys. Puntahan natin yung Atomic Bomb Dome. Doon. Ano masasabi mo sa first few hours mo sa Hiroshima? Ganda ng Hiroshima. At si makita mo yung naging resulta ng ano, X-Bomb ng Second World War. Mm-hmm. O anong in-improve nila. Ang ganda na ng city nila. Tahimik. Tahimik. Chill lang. Linis ng mga ilog. Mm-hmm. Ayan na yung nilalakad natin. Tindahan ng fruits doon, no? Cute. Peace Memorial Park. Dito tayo, guys. Alam, ang ganda nung nilalakad natin, guys. Tignan nyo. Diba? Parang sarap tumira dito sa Hiroshima. No? Ano ba yung ilog nila? Napakalinis. Napaligua. Oo. Sarap talaga dito sa Japan, guys. Okay, we made it, guys. Sa ABAM Dome. And apparently, this is a World Heritage Site pala.
you know, the Hiroshima Peace Memorial Dome or Genbaku Dome. Ayan. Tignan natin yung kanyang history board. Ayan siya, the Ibang Dome. Tapos World Heritage Site. Ayan na guys, so nakita na natin ang Hiroshima Peace Memorial Park and the Ibam Dome. Ayan siya. Sobrang chill lang talaga dito guys sa Hiroshima. Pero ang saya, ang sarap malaman nung history nung lugar. Tapos yung alam mo yung magsustroll ka lang along the park, nakaka-relax siyang gawin guys. Ang ganda dito sa Hiroshima. So ngayon, babalik na muna tayo ng hotel. It's currently 2:30 ng hapon at 3 PM ang check-in time natin. No? So balik na muna tayo ng hotel. 1.4 kilometers from here. So around 19 minutes na lakaran. Kaya natin yan guys. We're in Japan, so more walk talaga. And okay lang naman kasi ang pleasant ng weather, di ba? Hindi ka naman magjajabar-jabar habang naglalakad. So, laban yan. Daming parking lot dito guys. Dito sa Japan, building ang mga parkingan. So malapit lang yung Hiroshima Hondori Street or ito yung shopping street dito guys. Malapit lang siya dun sa Atomic Bomb Dome, no? So mamaya na natin siya i-explore guys. Pag-check-in na muna tayo ng hotel, pahinga. Tapos explore tayo dito mamaya. Tapos dito na rin tayo kakain. And there's our favorite brand. So kailangan talaga natin makapunta dito mamaya guys. Alam na this. Tapos may Mr. Donut pa sa baba, di ba? Ito yung pinaka main road yata nila guys. Yung may tram. Kasi tignan nyo, ang laki ng road. Di ba? Oh, Hiroshima pala, hindi Hiroshima. Hiroshima. Ayan, doon pa tayo sa kabilang kanto. Andito tayo sa Andersen, Hiroshima. Mag-take out tayo guys ng tinapay. Ayan o. Oh, fresh the fresh. Tuwa tayo dito. Take out tayo ng pang merienda guys. Ay, may melon pan sila. Gusto ko to. Andersen Sunrise. Wow, oh, Hiroshima. Number one nila guys, so dark cherry. Masaya ako ng cherry. Ito lang siguro. Custard cream pastry. Ito guys, so croissant au chocolat. Sarap naman. Parang gusto ko yan. Ito, meron si Papang. May pili na siya ng kanyang tinapay. Dami pa. May salad station sila. Salad ba to? Ay, sarap naman. Pasta, guys. Shrimp with mayonnaise sauce. Ang sarap naman ito. Nag-utok, no? Ayan. Salad. Ayan, guys. Total natin ay 1,762. Excited sa mga pastries. Kaya nung kami kung paper bag, sabi plastic bag na lang. Hindi naman siya pampasalong. Pampangkain lang. Oh, arigato. Let's go. Oh, Atmos. Pansin ko dito guys, ang dami na kami ni Cooper. Bongga. Ay, may Atmos na yata sa atin, no? Sa Philippines. Yan, sana all na kami ni Cooper, guys. Guys, one thing we noticed here, ang gaganda ng mga boutique shops nila. Tapos, di gano'n matao. Ang gaganda, guys. Like, meron silang parang mga vintage shops. Tapos, may mga brand new shops din ng mga local brands. Mga and then, so. Oo. Tapos, meron din mga high-end. Grabe. Guys, yun naman yung parking. Oh. Ang ganda nung dinaanan nating street, grabe. Ang daming high-end stores, may mga Rolex na, 'di ba? Tapos ang daming mga ganito, guys, na vintage shops. Mga Supreme, Half, may nakita akong Half or yung HUF. Half ba ang pasa doon, guys? Ang dami, guys. Basta alam mo yung mga streetwear,
na mga magagandang brands. Ang dami dito. Kaya tingnan niyo mga tao dito, ang gaganda ng mga forma. Tapos guys, ang dami mga sports car. Ewan ko, that's one thing I noticed here. Ang tahimik na lugar, pero yung shopping street, ang high-end, tas ang daming sports car. Ang saya dito sa Hiroshima, guys. Guys, malapit na tayo sa hotel natin. Ayan na yung Yayo, yung kinainan natin kanina. Yung hotel natin, siya lang sa may 7-Eleven pagliko. Malapit lang natin, di ba? Tas ayan na yung donkey, oh. Diyan tayo pupunta mamaya. I'm so excited to explore more later. But for now, pahinga muna tayo, guys, sa hotel natin. Ito kami kumain. Yes. Affordable. Ini hotel natin, guys. Smile Hotel. Chill lang yung itinerary natin, guys. Actually, yung pupuntahan nga na Peace Memorial Park, tapos tomorrow yung Miyajima Island, pwede nga siya ng one day lang talaga. Pero I opted na magstay dito sa Hiroshima for two nights. Para naman ma-feel din natin yung city, di ba? Hindi yung dadaanan lang natin siya ng isang araw lang. Ah, ganda ng Hiroshima. Yes. Kung kumahaba-haba naman yung bakasyon nyo, magstay kayo dito sa Hiroshima. Huwag nyo lang siyang daanan na one day lang, ganun. Alam ko na ito naman itry natin, guys. Maiba naman. This one. Milk. Sige, ito itry natin, guys. Pero sila nung mackerel na gusto ko. Ang sarap niyan. Yan guys, nakabili na tayo ng milk na ipapartner natin dun sa Pan au Chocolat. Ngayon, babay ka tayo ng hotel. May nakasabay kaming lady dun, guys. Nasa harap ko siya sa counter. Nagulat ako sa bag, guys. Saka Hermes. Bumibili dun sa 7-Eleven. Sabi ko sa inyo eh. Ibang nakikita natin dito, guys. Ibang level eh. Tapos napansin ko, parang iba yung tono noong salita ng mga tao dito. Baka may pagkakaiba. Parang sa atin, di ba? Parang may naho na arigato gozaimasu. Ganon. Anyway, check-in na tayo, guys. Ayun yung hotel natin. Ayan na, guys. So, pagka-check-in nyo, pwede kayong kumuha ng mga amenities dito. Dito. Ayan. Toothbrush. Body sponge. Hairbrush. Ito. Chia. May chia, may kape. Coffee. Pantutsumay. Oo. Okay. And of course, come on. Ito tayo. Ayan na. Ayan na, guys. 8th floor. Fairness, carpeted ang ano, ha? Oh. 820. Ayan. Guys, so ang ganda ng ating room. Ayan na, guys, room tour agad ng ating hotel. We have two twin beds, table here, may ref, safety deposit, telephone, hair dryer, may initan ng tubig, tapos ano to, air purifier. Tapos we have a TV here. Ayan, fairness, ang ganda, ha? Oh, diba? Kaya natin the bathroom. Wow, ang ganda ng bathroom, guys. Oh, super clean. Toilet na may bidet, automatic bidet. Ayan. Ganda, oh. Ayan, may bintana rin tayo, guys. Ayan, guys, ang ganda ng hotel natin. Ang laki nung ni-level up from the Airbnb natin in Osaka, di ba? Ito, boutique hotel na siya, guys. And ito naman kasi ang kagandahan pag wala ka sa mga major areas in Japan like Tokyo, Osaka, and Fukuoka, no? Like Tokyo, Sapporo, and Osaka, no? Kasi kagaya nito sa Hiroshima, ang mura ng hotel. Alam nyo ba, guys, nabuo ko ito via Klook? And ang price nito, guys, ay nasa around 3,100 pesos lang per night. Isipin nyo, compare nyo yan sa Airbnb natin sa Osaka na nasa around 4,000 plus, diba? So, ayan. Kung gusto nyo rin mag-book, guys, ng Smile Hotel, ilalagay ko yung link sa description box and sa comment section below. Click nyo lang yung link na yan and use my code JMBankisyo to get 5% discount. O, diba? Yun naman ang kagandahan sa code natin, guys. Magagamit nyo yan if you're going here sa Hiroshima. Book kayo dito, guys, using the link below. Ayan, guys, mag-relax na muna tayo. Kainin na natin yung ating pan au chocolat. Ganda ang ating ito.
gamitin natin ito. Bumili ko ng ice. Pero ang ginagawa ko dito guys, sinahati ko siya. Para naman, hindi isang templahan lang. Total, konting lamig lang ang kailangan natin kasi ang lamig na dito, di ba? Tapos, buksan natin yung ating milk. Ayun ba mo? Guys, wow! Milk naman tayo. Ano? Boss-boss naman tayo sa kakakape natin, guys. Let's try. Ang sarap! Wow, ang sarap. Kainan natin ang ating pan au chocolat from Andersen. Okay. Hinintay ko malasahan yung chocolat. Medyo matagal, pero yeah, masarap. Kain tayo, guys. Naku, konti ako sa chocolate, guys. Yan lang. Pero masarap. Chocolate and milk. Papahinga muna tayo. Mamaya na ulit tayo lalabas, guys. So, since dalawang nights lang tayo magsistay dito, guys, sa Hiroshima, ang ilalabas ko lang sa maleta ko is yung mga kakailanganin ko lang for the duration ng 2 nights. Hindi natin ilalabas lahat, guys, kasi ganun din, mag-iimbake din tayo pabalik pag pupunta na tayo ng Fukuoka. So, yun lang, guys. Magpapahinga na muna kami. Ayan na. And lalabas siguro tayo mga around 5:30 or 6 kasi 4:30 ngayon, no? So, mamaya, let's explore yung shopping street area. Tapos, doon na rin tayo mag-dinner. Bye!